Our lecturer for today is Marinet C. Soriano, graduate of the Bataan Peninsula State University, taking up Masters of Arts in Science and Mathematics Education at Chiang Kai-shek College, teacher 2 at Jose Abad Santos High School, Senior Department. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang light at pag-uusapan natin ang mga early theories about light at tungkol sa early particle at saka wave theories. Simulan natin sa definition ng light. According to physics, light is an electromagnetic radiation that can be detected by the human eye. So, ang electromagnetic radiation ay nakaklasify sa isang electromagnetic spectrum. So, kung titingnan ninyo, nagsisimula siya sa shortest wavelength hanggang sa longest wavelength. So, sa shortest wavelength, we have the gamma ray at sa longest wavelength naman, yung radio wave. Kung titingnan ninyo, may isang section dito na maliit na kapag pinalawak siya, lalabas ang visible light spectrum. Ito yung mga light na kaya nang makita ng mga naked eye. So, ang visible light spectrum, kung titingnan ninyo, para siyang color ng rainbow. At dito, sa kung babalikan natin ang electromagnetic spectrum, nagsimula siya sa shortest wavelength papuntang longest wavelength. So, dito naman, inarrange siya according to the longest wavelength papuntang shortest wavelength. So, kung titingnan natin, para siyang, ito talaga ang color ng rainbow. We have the Roy G. Biv. We have the red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So, bago yan, pag-usapan muna natin ang mga early theories about light. At sigurado ko na yung mga pangalang babanggitin ko, narinig nyo na at medyo kilala nyo na sila. Let's start with Pythagoras. According to Pythagoras, yung kanyang idea of the mechanism of vision, sabi niya, sight is caused by visual rays emanating from the eye and striking the object. So, nagkakaroon daw ng vision kasi naglalabas ng light ray ang ating eyes at nag-strike sa object. Pero according naman kay Empedocles, light was emitted both by the object and the eye. So, hindi lang daw si eye ang naglalabas ng ray, kundi yung object din, naglalabas din siya ng ray papunta sa eyes natin. Na kinontra naman yan ni Epicurus. According to Epicurus, ang object lang ang nag-i-emit ng ray. At yung ray na yon tumatama sa eyes natin at nagkakaroon tayo ng vision. At yung nagre-reflect yung light sa bawat object na pinoprocess naman ng ating mata papunta sa ating brain. Now, according to Euclid was the first to present the law of reflection and discuss the propagation of light in a straight line. So, mamaya, pag-uusapan natin yung law of reflection. And si Ptolemy naman was the first one to make a quantitative study about refraction naman. So, kung si Euclid is for the reflection, si Ptolemy is for the refraction. At pinag-aralan ni Ptolemy ang lahat ng paraan ng pagpasok ng light sa mga transparent medium papunta sa iba pang medium. Ang isang philosopher of Arab na si Al-Kadi, nag-extend siya ng kanyang knowledge, ng kanyang pag-aaral tungkol sa light as a rectilinearly propagating light rays and discussed the mechanism of vision. This time, inabandon na nila yung Pythagorean model of light at nag-shift sila into a geometrical optics na ipo-focus natin sa discussion mamaya. And then, another philosopher of the Arab, Latinized Al-Hazen, correctly attributed vision to the passive reception of light rays reflected from the objects rather than the active emanation of light rays from the eyes. So, dito, talagang pinatunayan na hindi ang eyes natin ang naglalabas ng light rays, kung hindi yung object na nakikita natin, nag-e-emit siya ng light rays papunta sa mata natin, kaya nakikita natin ang object. Roger Bacon was the first to study the propagation of light through simple lenses, and he was credited to be the first to have described the use of lenses to correct the vision. So, kapag
pinag-uusapan ang mga theories ng light bago pa man mapino o maging pulido ang knowledge nila about sa emission ng light, kinagamit na nila ang light para sa paggawa ng mga optical instrument. Katulad ng ginawa ni Hans at Zacharias na compound microscope. At noong 1608, mas nakilala si Hans Lippershey dahil sa kanyang invention na telescope. Pero although hindi siya nagkaroon ng patent dito, etong kanyang in-invent na telescope, yun yung mismong ginamit ni Galileo at in-improve ni Galileo, at yung telescope na yun is a refracting telescope. Later on, we will discuss about refraction. Johannes Kepler presented an approximate mathematical analysis of the focusing properties of the lenses. Now, Willibrord Snell and Pierre de Fermat, sila yung nag-aral tungkol sa law of refraction, which is known as the Snell's law. Mamaya, ipo-focus din natin ang discussion natin sa law of refraction. Another study, although this is a posthumous publication ni Francesco Grimaldi, he described the propagation of light through diffraction. And mamaya, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng diffraction. Pero it has something to do with the process of forming shadows. Another philosopher, Ole Rømer, uses measurements of the changes in the apparent orbital periods of the moons of Jupiter. Kung matatandaan ninyo, yung moons of Jupiter, siya yung kauna-unahang nakita ni Galileo sa ginamit niyang refracting telescope na in-improve niya from Hans Lippershey. At another contribution ni Rømer is na napatunayan niya na yung speed of light is not infinite. Now, let's talk about the two contradicting theory about light. Sabi ni Isaac Newton, light is a particle, pero sabi naman ng ibang mga scientists, light is a wave. So, pag-usapan muna natin yung idea ni Isaac Newton. Okay, so first, si Isaac Newton ang kauna-unahang naggawa ng study about the light. So, gumamit siya ng prism at pinatama niya isang white light at na-discover niya that the white light is composed of different colors. So, kung makikita ninyo, katulad din yan ng pinakita ko kanina na rainbow colors. So, again, according to Isaac Newton, the particles of this light have slightly different masses. Kaya nagkaroon sila ng different refraction. Kaya merong light na nasa taas, colors na nasa taas, at meron silang kanya-kanya nilang position. So again, we have red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Kung makakakita kayo ng isang ganitong klaseng picture na nawawala si indigo, yan ay dahil according sa isang study, wala naman daw talagang indigo. Kaya lang, since nung panahon nila, masyado silang naniniwala sa 7 is the perfect number, so 6 lang yung nakita nilang color, nilagay nila sa si shade ng indigo, eh why not? Kasi it is between blue and violet naman. So, the idea lang there is to complete the number 7. So, again, according to Isaac Newton, light is made up of particles. At itong particles na to, he called it corpuscles. Kaya kapag ka narinig yung corpuscular theory, yan ay yung particle theory ni Isaac Newton. Now, according to Isaac Newton, itong mga particles na to, kapag tumama sila sa isang medium, nagkakaroon ng attraction yung mga particles sa medium na yon. Kaya kung makikita ninyo, pinupull down ng medium ang particles papunta sa kanya. At kapag nakalabas na yung particles sa medium na yon, pinupull pa rin siya ng medium. Kaya nagkakaroon daw, according to Newton, ng bending. Another reason ni Isaac Newton kung bakit sinasabi niya that light is made up of particles is because kapag ka daw
particle siya, nagta-travel siya in a straight line. Malalaman daw na ang travel niya is a straight line dahil kapag ka in-obstruct mo o nilagyan mo ng harang yung dadaanan niya, nagkakaroon ng shadow. So again, the process of forming shadow is because light is a particle. So dito naman tayo sa wave theory. Ang pinaka-isa sa mga nagpo-push ng wave theory ay si Rene Descartes. So according to Rene Descartes, light is a mechanical property of a luminous object and a transmitting medium. Pinag-aralan ni Rene Descartes ang pagbuo ng isang rainbow gamit ang isang glass na punong-puno ng tubig at yung sunlight. So sabi niya, nabubuo ang rainbow dahil sa refraction at gumawa siya ng kauna-unahang drawing ng isang rainbow ng kanyang experiment. Another scientist who pushes the wave theory is Robert Hooke. So according to Robert Hooke, so he studied diffraction effects on thin film interference. So according to him, light is a rapid vibration of any medium through which it propagates. So again, this is a property of wave kasi may vibration tsaka nagpo-propagate siya. Pero ang pinaka kilala na talagang pag narinig ang wave theory, siyang unang lumalabas sa isip ng mga tao is Christian Huygens. Dahil siya yung kauna-unahang nagbigay ng detalyado na theory ng light. At isa pa, siya din yung nagbigay ng exact or mas detalyadong explanation ng law of refraction and law of reflection. Kanina, pinag-usapan natin si Isaac Newton na ang isa sa mga dahilan niya kung bakit yung light daw is a particle, kapag in-obstruct mo yung way ng light na yon, ng particle na yon, magpo-produce siya ng shadow. So according sa experiment ni Thomas Young sa kanyang double slit experiment, ang light daw is a wave. At itong wave na to ay nagtatagpo, nagkakaroon ng interference, at kapag ka nagkaroon siya ng interference, nakakabuo siya ng mga fringes. Merong bright fringe, merong dark fringe. So kung titingnan, doon daw sa dark areas ng mga fringes, doon daw merong destructive interference. So hindi lang daw yung obstruction mo sa path ng particle magkakaroon ng shadow. Nagkakaroon din daw to kapag ka nagkaroon ng isang destructive interference. So again, yung dark fringe, siya yung may destructive interference. Tapos yung bright fringe, siya yung may constructive interference. And we will talk about interference later on. So, we're done discussing about the first part of light. At nag-focus muna tayo sa mga theories ng light at sa mga scientists na nagbigay ng kanilang mga opinion at mga experiments about the mechanism of vision. At nag-focus tayo dun sa dalawang contradicting theory. We have Isaac Newton's corpuscular theory na sinasabi niya na light is a particle, light is made up of particle, at yung iba namang theory about light is made up of waves. In our next video, we are going to discuss about the general behavior of light and magpo-focus tayo sa limang behavior. We have the reflection, refraction, dispersion, transmission, and absorption. Hi! Kung sa tingin ninyo kami nakakatulong sa inyong pag-aaral bilang estudyante at kung kami nakakatulong sa inyo bilang mga magulang at mga guro, please do subscribe to our channel. We wanted to reach as many as possible. And in exchange, we will commit ourselves, our time, and little resources to create more videos na makatutulong para sa kinabukasan at maayos at mabisang pag-aaral ng bawat estudyante sa ating bansa.